Yon, good morning po sa inyo lahat mga idol, no, mga katropa. Welcome back po ulit para sa ating panibagong video ngayong araw na ito. Well, meron po tayo itong kinala na Audi, Epo. Audi 125. Ah, tropa. Sabi ng customer, ito daw po ay namumugak. Nag-i-start naman siya. Pag kick-start niya naman, umaandar. Pero pag binibirit, namumugak-bugak po yung andar ng motor na ito. Well, dinala niya po sa atin para daw palinisan yung kanyang head, no? Patanggalan po ng carbon, no, palinisan po yung balbula niya, no. Sa madaling salita, gusto niyang ipatap overhaul, papalitan ng balbula kasi loss compression daw. So, bago ko gawin yung sinabi ng customer, i-check muna natin kung ano talaga yung problema, bakit ito namumugak. Okay, yun yung alamin natin sa video na ito. All right? So, bago yon, pakita ko muna kayo sa makina, na napakaganda po ng makina at napakalinis ang makina ni sir. Okay? So, dito tayo sa motor. So ayan po yung makina ni sir, mga idol, no, mga tropa. So napakaganda, alaga-alaga, malinis. So yung yun nga, yung sabi niya sa atin, ipapatap overhaul niya daw po dahil namumugak, no, namamalya. Pag binibirit, namumugak, alright? So hindi ko muna gagawin yung part na yun. Although may customer nga tayo, no, magkakaroon po tayo ng extra income. Pero hahanapin natin yung pinaka problema, bakit ito namumugak, alright? Okay, so tatanggalin muna natin yung kanyang upuan, tangke, etc. At yung una nating titignan dito, yung source ng kanyang kuryente. Okay? Doon muna tayo sa supply ng kuryente bago tayo dumiretso sa pag-tap overhaul. Okay? Wala problema sa kanyang kuryente, doon naman tayo sa spark plug. Ay, spark plug sa kanyang carburetor, no? Ayan. So, yun lang naman po yun, compression, gas, at saka kuryente, no? Kung walang problema sa tatlong yun, i-gush yung motor natin, no? So, yung unahin natin, kuryente at saka gas bago tayo magbaklas. Alright? So, umpisa na natin to. Tanggalin muna natin yung mga dapat natin tanggalin para ma-check natin yung problema ng motor ni sir. Okay? Kaya mga katropa, natanggalan ko na po ng tangke tsaka yung kanyang upuan. So, tinanggal ko na rin po yung kanyang spark plug para makita natin yung kanyang kuryente at saka yung kanyang compression. Okay, para diretso tayo, no? Alright, so dito i-check natin yung kanyang kuryente. Okay, so naka-on na po yung susi niyan. Ayan, so check nyo na lang dito yung kuryente habang chine-check ko naman yung compression. So double yung tira natin ngayon, no? Kickstart ko yun. Napakaganda naman ng kanyang compression, pumuputok pa siya. Ayan. Right? So, masasabi ko dito, napakaganda naman yung compression, pumuputok pa naman, no? Right? So, malamang yung problema nito wala dito sa head. Pero dahil nga pinapabaklas niya 'to, you know. So, titingnan muna natin sa ibang part ng kanyang makina, yung talagang cause ng problema kung bakit 'to pumuputok-putok, right? Okay? So, check natin 'yan sa kuryente na 'yan. So, walang kuryenteng lumalabas. Okay. Mga idol, wala, no? Ah, nakauna po yung susi. Nawala talagang kuryente lumalabas sa kanya spark plug ay sa kanya tension wire. Ayun. So ito yung problema, mga katropa. Walang kuryente na binibigay sa ignition coil kaya namumugak yung andar ng kanyang motor, no? Walang kuryenteng nilalabas. Siguro nung ginagamit pa nila to ay mayroon pang kaunting gahibla or kaunting kuryente. So ngayon walang wala na talaga, dead na. Kasi sabi niya kahapon hindi na daw talaga totally umandar at hinila na lang nila papunta rito. Yan, walang wala talaga, diba? So nakauna po yung susi niyan, mga idol. Alright? So ang titignan natin yan, yung kanyang CDI. Okay, okay, sa part na ito. Ay, sa audio mga katropa, yung CDI niya nandito sa part na to. Okay, so dito natin una i-check ito kung may kuryente pumapasok gamit ang test light. So naka-ground po yung isa nating body clip. I-check natin din muna yung kanyang positive. So, meron siya. Ngayon naman, dahil check natin yung kanyang negative. So, saan po yung negative niya? Itong black po na may guwita white. Yan po yung negative ng audio. Audio. So, pag negative yung check natin, dapat yung ating isang clip nasa positive. Yun, nilagay ko po sa battery yung isang wire ng ating clip ng ating tester at ito naman sa ground dito po sa part na to. Yan, ito yung test natin.
So meron, so may ground siya. Meron. Yan yung problema nito, mga idol. Malamang sa CDI lang, okay? Malamang dito sa kanyang CDI yung problema nito. Kaya ayaw itong umandar. Okay? So pinakamabilis na paraan at ang pinakamurang paraan na magagamit natin na CDI na pwede magamit natin dito sa motor ng ating katropa ay yung panglipan 110, no? Mag-convert po tayo ng lipan 110. Alright? Okay, so i-convert natin to ng 4-pin na wire. Oh, battery operated din, okay? So siguro naman, alam nyo na kung paano yan i-convert, pero sabihin ko pa rin sa video na ito, no? Ayan. Okay, so umpisan ko na to. Yun, so gagamit po tayo ngayon dito ng lipan 110 na CDI. So depende na po sa yun kung anong brand yung gagamitin mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mong magandang brand, alright? Pero sa akin, okay din naman gamitin to. Supok po na tumatagal din, alright? So para hindi na bumili ng socket si customer kasi kailangan pa natin ng 4-pin na socket. Okay, so meron po ako dito. Ito po yung socket ang regulator. Yan, mga extra-extra ko dito na socket na pwede nating makabit. Mahalaga lang dito, alam mo yung pagkakapwesto ng kanyang wiring. Alright? So inuulit ko, hindi po ito yung saktong color coding ha. Kasi ito po yung socket na ito. Ito po yung sa regulator po. Okay? Na pinutol ko lang. Tinabi ko kasi alam ko magagamit natin sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Alright? So, lagi ko inuulit sa video na ito yung color code at wiring function ng Lipan 110. Pag ganito yung pwesto 1 mo, dito nakalagay yung green na ito, ito po yung ground, no? Saktong-sakto green yung color niya, ground talaga siya dyan. At dito naman sa kulay yellow na ito, dito po yung kanyang pulser. At ito naman kulay red na ito, dito po yung kanyang papunta sa ignition coil. Okay? Tapos, ito naman pong pink na ito, ito yung magiging source, ito po yung ating accessories wire. Okay, huwag natin patagalin ito, ikabit na natin dito. Okay? So, bali dito sa wire ni sir, meron po tayo ditong wire na kulay orange. So, si kulay orange, ito po yung ating accessories wire. So, saan yung accessories wire sinabi ko kanina, itong pink. Dito natin ikakabit. Doon. Kabit natin si pink, then matic tape. So, kung makikita nyo, hindi ko po tinang-inano yung mga socket niya kasi pwede pa itong ibalik ni sir, no? In case hindi nyo magustuhan yung conversion na ginawa natin or kung gusto nyo, i-stack to stack lang yung CDI niya. Pero masasabi ko, ito yung pinakamabilis at pinakamurang paraan ng conversion kasi mas mura po yung CDI ng Lipan kaysa yung original na CDI ng Audio. Papakamot kayo dun. Kamote kayo dyan. Yun, so tinip ko po na maayos yung accessories wire kasi ito po yung positive. Alright. Then next po tayo, dito po sa part na ito, sa taas po ng ating positive, yung ating ignition coil. So ano nga ba yung wire papunta sa ignition coil? No? So dito sa ignition coil, ayan, mapapansin mo, ito po yung mga kulay niya. Ayan o. Ayan, so dito po sa ignition coil, mga tropa, ayan, mapansin mo, itong kulay, wait, ito po yung positive na ignition coil. Tapos ito po yung negative, yung black na may guwit na white. Okay, so hanapin natin yung kulay white na ito. So itong kulay white na ito, ito po yung ating ignition coil. So saan nga ba yung ignition coil? Itong kulay red na ito. Inulit ko, hindi po ito yung color code talaga. Ginamit ko lang po yung wire na ito, yung ignition to, yung socket na ito para hindi na po pumili si sir, no, ng socket kasi magkano din yung socket, nasa 55 or 60 pesos din yun yung socket ng 4 pin. So dito libre na si sir. Marami niyan ako dito, no, nagtatago talaga ako ng mga socket na pwede sa 4 pin. Yun. Para nakakatipid na rin si katropa. Okay, so next natin na gagawin dito, no, ay yung kanyang dito po sa part na ito, which is ito po yung pulser. O, saan nga ba yung pulser dito sa wire na ito kasi may tatlo pa pong wire na natitira. So itong blue na may guwit na white, ito po yung pulser. So ikakabit natin yan dito sa nasabi nating pwestuhan ng pulser dito po sa part na ito. Ayan o. Right? Alright. Yun. So mapapansin nyo, binunot ko lang po sa socket kasi pwede pa natin itong ma-insert ulit sa socket. No, ito po yung kanyang mga socket, no, binunot ko lang po siya. Ayan o, mapapansin nyo kasi para pwede pa natin ito may balik in case gusto ni customer. So may natitira na lang po ditong dalawang wire, yung green na may guwit na white at saka yung black na may guwit na white. So pagsasamahin natin sila kasi ito po yung negative ng pulser tapos ito naman po yung negative, no? Okay, so mahalaga kasi mapasukan ng negative yung ating pulser
At syempre, malaga mapasukan din ng negative yung ating CDI. Kaya pagsasama-samahin natin silang tatlo. Yan, threesome sila. Yeah. Threesome talaga, no? Parang pangit ang threesome. Ayun. Yan. So okay na po tayo dito sa ating wiring, no? Yung limang wire ay naging apat na lang, no? Yan, okay? So inuulit ko. Ayan, baka nalito kayo or hindi nyo pa gano'ng kabisado yung color code ng ating Lipon 110. Dito po sa part na ito na green yung ground. Dito po yung accessories wire, yung ating positive. Tapos dito po sa red na ito, dito po yung papunta ignition coil. At itong yellow na ito naman dito, ito po yung ating pulser. Okay? Yan, may diagram naman ako kung paano ito gawin. Kakatropa. Or mag-comment po kayo dyan kung nalito kayo, sagutin natin yan. So itong ginagawa ko, subok na po ito, maraming beses ko na po itong ginawa. At marami na pa akong kinabitan. Okay? So pasabugin na natin yung CDI na ito. Sabog, sabog. In 3, 2, 1. Sabog. Sumabog. Dito muna sa CDI natin. At papalabasin natin yung kuryente. So ay mga tropa, nakikita nyo ba? Nakalakas na po ng kuryente, kanina wala, di ba? Tapos yung kanyang spark plug kabit natin. So dahil nga mahina po yung supply ng kuryente o nawawala-wala po yung kuryente, matik po yan yung spark plug niya ay magkakaroon din ng problema. Parang yung gumagawa, may problema. Yan o. So nakikita nyo ba, napakahina at wala nga eh. No? Kaya magpapalit tayo ng new spark plug. Yun no? Meron na. Hindi lang masyado makita. So ngayon, opo. So ngayon itong kanyang dating spark plug kasi may kuryente naman itong lumalabas. Try natin pa ikabit. Ito ang pag-start na re-start ako. Umumugak siya. Kasi mahina po yung kuryente. Yun, patay. So, papalitan natin ng spark plug kasi para wala na problema. Yun ang spark plug. Yun. So dahil nga po mahina po yung kanyang kuryente, sabi ko kanina, eh, apektado na rin po no, na nagkaroon na rin po ng problema itong kanyang spark plug. So batay po dun sa sinabi sa atin ng customer kanina sa pagkaka-explain nila kung sira ng kanyang motor, eh pinagsuspechahan ko na talaga yung supply ng kuryente. Kasi halos karamihan ng mga audio, ganito yung problema. Audio, Romano? Yan, moment of truth. Yun. So, lalaban natin ng sarad to kay. Yan. No? Okay na po yung andar. Hindi yung kaya kanina na pag binibirit ay namatay. Pero syempre, irorotis pa rin yan ng pogi natin kung pare. Ayun. No? So, shoutout tayo sa nagdala ng motor. O, oh, nagpipinangampayo. No? Spark plug ko, no? Hello? Hello, Wag? Ayan, so bago na po yung kanyang spark plug, mga katropa, ayan, no? Then, yung kanyang CDI, dito pa rin po sa pwesto na ito. Ayan. So, ibalik ko na lahat.
para masubukan natin mapatakbo sa kalsada. Alright? So, alright ba tayo dyan? Alright. Iwas, iwas. Alright mga tropa, hindi po dahil sa sinabi ng customer na sira po yung dito niya. So nandun na po tayo, dapat natin i-consider din po yun. Pero tayo ang mas dapat nakakalam, kasi tayo yung mekaniko, kung saan talaga yung sira ng motor nyo. Biruin nyo yun, no? Kung binakwas ko po yung kanyang head, no? Tinanggal ko po yung kanyang head, eh wala pala doon yung sira, no? Tapos yung binalik ko, eh ganun pa rin yung andar. And then nagpagod-pagod na tayo eh, no? So mapapagasto pa si katropa, kasi overall ako, tapos mag-wiring pa ako. Imbis nasa wiring na pala yung problema ng motor ng ating katropa. Alright? So sana nakuha nyo yung point ko na hindi po lahat na sinasabi ng customer sa motor niya ay tama. Tayo mas nakalap kasi tayo yung gumagawa. Alright? So nandito na muna yung video natin. Peace out at aerorodness ko pa to para malaman ko pa kung may ibang problema sa motor ni sir. Wala na. Alright? So nandito na muna tayo. Bye-bye!